lungkot ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarahop. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay pagunita kay San Jose, isang manggagawa. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon yung narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. At ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang lakwa ng mundo at ang mga nakuskusting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, sa pagunita natin ngayon kay San Jose bilang isang manggagawa, ating alalahanin at ipagdasal ang lahat ng mga manggagawa sa buong mundo. Lalo't higit ang mga manggagawang Pilipino na walang sawang naghahanap buhay para sa pangailangan ng kanilang pamilya. Sa ating Ebanghelyo, hindi kinilala ng kanyang mga kababayan si Jesus. Siya ay kinilala bilang anak ng isang karpintero at buhat sa isang payak na pamilya. Kaya naman, kasabay ng kanilang pagkamangha, sila rin ay nagduda sapagkat di nila kilalang tunay si Jesus. Patuloy naman nating kilalanin si Jesus sa mga taong nakakasalamuha natin araw-araw, lalong-lalo na sa mga inapi, gutom, at walang busis sa lipunan. Bagamat sila'y payak, hindi ito nangangahulugang wala na silang kwenta. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan, ipagkalo mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap naming mga gawain iyong iniatas at makanta namin ang ganimpala na iyong ipinangako sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin.
Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy ng inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo po ang dakila. Manunubos namin, mahal. Salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kahit sinabi ni Jesus sa kanila, ang propita'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon din, ginugunita natin si San Jose ang manggagawa. Atin pong napakinggan sa ating pagbasa, unang pagbasa, sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, verso 26 hanggang Kapitulo 2, versikulo 3, ang paglikha. Ang paglikha ay ginagawa ng Diyos, na ibig sabihin, nagpapatuloy siya sa paggawa. At ang pagiging manggagawa ay ang pagsasalamin ng isang Diyos na naglilikha, sapagkat sinasabi ng ating unang pagbasa na kanyang nilikha ang tao, na kanyang kawangis at kanyang larawan. Maging kawangis at larawan tayo ng ating Panginoon sa ating gawa o paglilikha. Kahit anumang sining, kahit anumang nilikha, kahit anumang gawain o trabaho, lahat ay nagsasalamin sa isang Diyos na sa anim na araw ay gumagawa at isang araw lang ang pamamahinga. Na ibig sabihin, kinakailangan din sa isang manggagawa ang isang panahon ng pagkaroon ng isang walang ginagawa liban sa pag-ugnay sa Diyos, pag-ugnay sa pamilya, pakikiisa sa mga lahat ng mga nilikha o masabi natin isang araw ng pamamahinga. Isang pagbibigay ng katarungan sa isang manggagawa ang pamamahinga. Tinatawag po yan sa Koinokona Griego na anapauso na isang pamahinga. Pero sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 13, verso 54 hanggang 58, ang ating Panginoon ay hindi kinikilala na isang Mesiyas o Kristo dahil naugnay siya sa isang karaniwan lang na pamilya, isang hamak lang na manggagawa. Kaya sa versikulo 55, Kapitulo 13, Ebanghelyo ni San Mateo, ang Panginoon ay tinatawag na tektonos huis, na ibig sabihin
anak lang ng Tiktunos, manggagawa. Si San Jose ay ordinaryo lang na manggagawa, kaya Tiktunos. Pero ang mga manggagawa ay naugnay rin bilang mga propeta. Ang ating Panginoon ay naging karpintero din, pero naging propeta. Hindi lang siya kinikilala. Kaya sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 57, sinasabi niya na ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan. Propetis atimos, imi enti patridi. Atimos, ibig sabihin, hindi tinanggap. Atimos, hindi binibigyan ng papugay. Kuminsan sa buhay natin, hindi natin pinalagahan din yung mga manggagawa. Kapag tingnan po natin ang pag-unlad ng sambayanan, umunlad ang sambayanan hindi dahil sa kapital, pera o kayamanan. Umunlad ang sambayanan sapagkat mayroong gumagawa at may gumagawa sapagkat manggagawa. At ang akala ng iba, ang pag-unlad ay dahil sa pera. Hindi nila nakikita na ang gumagawa ng bahay ay isang karpintero. Pero kung minsan ang isang karpintero hindi halos makatira sa bahay na kanyang ginagawa, sapagkat pinalagahan ng tao ngayon ang kapital o ang pera. At ang mga tao may kapital at may pera, nakaupo lang. At sila lang ang binibigyan pa ng mas malaki na pagpahalaga. At sila pa kuminsan ang mga hinahalal upang iluklok sa mga importante na mga posisyon. Sila pa ang pinahalagahan at binibigyan ng papugay. Nakalimutan na ang pinanggalingan sa lahat ng importante na mga pagyabong at pagunlad ang siyang gumagawa, ang siyang nagbibigay ng oras upang sa pawis ay paunlarin ang sambayanan, upang sa kanyang hirap at pagawa ay kanyang sinusuporta ang tao, ang kanyang pamilya, sa kanyang pagpupursige at lahat ng kanyang pagsisikap ay kanyang binibigyang pag-asa ang sambayanan. Pero ano ang ginagawa nila kay Kristo na isang manggagawa? Hindi lang na siya hindi tinatanggap, hindi kinikilala, siya'y pinapatay pa sa cross. Kung minsan ganun naman nangyayari sa mga hamak lang na mga magagawa, pinapatay sila unti-unti ng mga sambayanang hindi kumikilala sa paglikha at pagawa. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay nagsasabi na noong nilikha ng Panginoon ang lahat, nakita niya ang lahat na mabuti. At dahil dito, sa huling araw, at ito yung pampitong araw, ibig sabihin ng pampitong araw, kaganapan na ng lahat, ay kanya pong pinapabanal ang panghuling araw sa pamagitan ng pagpahinga upang magkaroon uli ang tao ng isang lakas, sinasalamin ng Diyos na magpahinga upang magkaroon ng isang panibago na yugto, ng isang mapanlikha na pagharap sa lahat ng mga hamon sa buhay, upang ang ating mga pangarap, upang ang ating mga adhikain, upang ang lahat natin ng bisyon sa buhay ay matamo,
hindi sa pag-upo lang at pagbigay ng pera, bagkos sa tunay na paglikha, sa tunay na paggawa, sa tunay na pagkilos, sapagkat iyon ang ginagawa ng ating Poong Hesus Nazareno. Ngayon ba, napalagahan ba natin ang mga manggagawa? Kung minsan, sila pa ang ginagawa natin na dahilan kung mayroong kaguluhan. Kung sila'y humihingi ng kanilang karapatan sa tamang sweldo o sahod, sa tamang mga regulasyon para sa ligtas na paggawa o tinatawag na workplace atmosphere, sa kanilang pagtupad ng kanilang mga pangako na ang kanilang pamilya'y isuporta at buhayin. Kailan pa kaya natin mabigyang pagpahalaga ang pagkilos na siyang tunay na nagpapaunlad, na siyang tunay na nag-ugnay sa ating Panginoon? Si San Jose na manggagawa, siya ang nagbigay sa atin ng uliran na maugnay tayo sa tunay na gumagawa at tagapaglikha ang Diyos. Siya, hindi tunay na ama ng Panginoon, ngunit iniluwal sa kanyang puso at tinuturing niya na anak ang ating Panginoong Hesus, na kagaya ni San Jose, naging karpintero din, naging manggagawa din, upang sa kilos at sa pupunyagi tayo'y magpahalaga na dumating ang Diyos, nagkatawang tao sa buhay natin, hindi tamad-tamaran na kapitalista, bagkos kumikilos na manggagawa, upang bigyang pagpahalaga hindi lang ang mga manggagawa dito sa Pilipinas, ang ating mga OFWs, ang mga naghihirap na sa pamilya na kung minsan mga wala ng trabaho, ang mga kumikilos at nagpapaunlad sa sambayanan na tunay na bayani sa bawat panahon, sa bawat yugto ng kasaysayan, na siyang nailangan ng bigyan ng pagpahalaga. Naway, pahalagahan natin ang ating Poong Hesus Nazareno na isang manggagawa. Palagahan natin si San Jose na isang manggagawa, upang ating papalagahan din ang Diyos na naglilikha at gumagawa pa magpahanggayon, upang tayo ay magkaroon buhay na ganap at ikasesya, upang tayo ay mabigyan ng buhay na may kabuluhan, sapagkat hindi tayo iiwanan ng Diyos, dahil mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. At atin pong itutugon, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan nawa ay magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista nawa ay magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo.
Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay, naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa rito sa lupa, nawa ay makatagpo ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng aming manubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Lingnamin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo pati ito pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmula ng tanang kaganang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ay ginobonita namin. Para mo na ang awang pagbigyan ng aming kahilingang kaminaway, itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanihan, tunay marapat na kayo aming pasalamatan ngayong ginugunita si San Jose. Nilugmong magpakasal kay Mariyang Birhing Mahal ni San Jose maasahan sa panagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kay kaisa na mangyalisisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritu ng banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay niya na. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay may pag-asang silimuling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawalin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, manggagawa. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na pwede natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kawaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang ikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pwede ng Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 4, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapagsalo sa banal na pagkikinabang itumanggap namang lubusan ng bungang walang maloy na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kaluuban ayon sa limbawa ni San Jose Manggagawa at sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Jose Manggagawa. O aming ulirang San Jose, patron ng Santa Iglesia, patron ng mga manggagawa, sa iyong bisig iyong inalagaan si Jesus at si Maria. Sa iyong bisig tulad ng ibang mga ama at manggagawa ay bumuo ng mabuting pamayanan at tahanan. Tuwin ay idalangin mo kami sa iyong anak na sana'y kami alagaan dito sa aming buhay. Gayun din yung ipagsanggalang ang mga manggagawa, mga taong tumutulong upang mabuo ng masaya at maunlad na bansa. Amen. Sa nusing manggagawa, panalangin mo kami. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukarsiya Banal na Misa kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo kay mga naugnay sa pangitan ng iba't ibang social media platform at tapos posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng langsawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church mga kapwa natin, mga may hirap. Salamat sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Poong Jesus Nazareno. Pabaon ko sa misang ito. Si San Jose ay isang manggagawa. Ang ating Panginoon ay isa ding manggagawa. Ang Diyos ay Diyos ng tagapaglikha na ating ipagpatuloy ang ating paggawa. Hindi sa pagpaunlad ng kapital, bagkos sa pagpayabong ng tao na imahin at larawan ng Diyos, upang ang bawat isa ay pahalagahan, ang bawat isa ay igalang ng mga anak ng Diyos. Ngayon na po ang basbas, mangyari po lamang itaas bagya, ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, mula sa pangitan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamta na wala ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang madalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may malay ng pangako nun sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.